naglalakad ako sa labas. Kasi mainit ang araw. Sa tingin ko, okay na to. Kaya na. Wait. Ayan, so nagpalit na ako ng aking damit dahil medyo malamig pala siya. Lalo na mahangin ngayon. Medyo windy itong araw. Ayan. So dito ako nakatapat mismo sa araw. At maglalakad lang ako papunta dyan. Then babalik uli. Ganun lang. Kasi usually doon banda mapuno na. Natatakpan yung araw. So ito very dito open lang. Ayan, nag-uumpisa na sila magtanim. Pag tumubo yan, ang gaganda tingnan. Napansin ko yung babae doon, papasok siguro siya ng trabaho. May dala-dala siyang cooking can. So parang umagang-umaga nagso-soft drink, di ba? Actually sila dito mahilig talaga sila sa soft drinks. Oh, minsan sa grocery makita mo buhat-buhat nila, mga box of ganyan, soda. Ang problema pa dito, ang mura ng mga sodas. Kahit $1, makakabili ka ng malaking soda. So, nasa sayo yun. Dapat marunong ka mag-control. Kung hindi, mapapabili ka talaga. Dito, chine-check talaga yung speed limit. Yan, ng masasakyan. Kung sumobra ka dyan, doon banda meron ng pulis. Kaya dito, nakakatakot na hindi sumunod. Hindi lagi nandyan yan, minsan lang. Kasi usually naman lahat ng kanto may ganyan eh. Sasabihin sa'yo yung speed limit mo. Kaya ako, lagi kong tinitignan talaga yung speed limit ko. Example 25, tinataas ko ng 30. Pwede daw yun, okay lang daw yun. Tingnan nyo itong puno oh. Ganda tingnan ano. Sila yung punang tumubo pala eh. Itong mga puno, pa. Ito nag-uumpisa pa lang, tsaka ito. Sila tumutubo na, ang ganda tingnan. Kakatuwa. Dito, nagtanim na sila ng bulaklak. Pag tumubo yan, grabe, ang ganda tingnan talaga. Akala mo plastic lang. Ayan, dumating na ako dito sa bahay. At magkakape na tayo. Papainit ko lang. Yan, gagawa ko ng tinapay. Hawakan ko lang yung tinga ko para uminit. Dahil yung banda dito nagnanam. Dahil yung malamig sa labas. Kasi mahangin eh. Hindi naman sana masyadong malamig. Tama lang kasi sumasabay yung araw. Kaya lang yung hangin. Diba yan? So, dito yung kape. Gagawa lang akong tinapay. Ay, tinapay. Ilalagay ko na dito sa oven toaster. Pesto and cheddar cheese. Wala na yung mozzarella. Inubos na naman ni Ayin. Kaya ito na lang. Ayan. Ganito yung nilagay kong pesto. Pesto yan ng Costco. So, ayan na dana. Kain tayo. Ayan. Disaster ang kanilang higaan. Magpapalit ako ng bedsheet. Maglalaba. Kasi ito lang naman ang bedsheet namin. So, ito lang din uli ang ibabalik ko. And then, isa-shout. No, hindi pala ako pwede mag-shoutout dahil si Kuya pala, kaya si Ayan ang mag-shoutout. Yun ang request ng mga nakapa-shoutout. So, mamaya na lang ang shoutout. Maglaba na tayo. So, habang naglalaba ako at nakasalang na yung aking nilabada na bedsheet, patutuluin ko na itong karne at palalabasin ko yung oil kasi magigisa ako ng gulay. Gagamitin ko itong alamang. Yeah. And then, ito na yung aking gulay. Yeah. May okra, kalabasa, ito kamote at ang palaya. Yan lang ang gulay ko. So, yeah, i-chop na natin. Hmm?
mahirapan nga ito, may talong, may sitaw, kaya lang ito lang yung natitira kong mga gulay at kailangan ko nang tapos lutuin kasi baka masira na sila. Ayun. Ayan, naluto na pati yung karne. Lulutuin lang natin mabuti yung kamatis, then maglalagay na ako ng bagoong. Lalagay ko na itong gulay ko. Actually, itong kamote, hindi talaga para ilagay dito, pero baka masira. Ito lang naman eh. Ito lang. Dalawang piraso lang na kamote. Sinama ko na lang din. Kasi sa pinagbet nila, nilalagay naman nila itong kamote. Pero actually, sa amin sa Sambuanga, walang kamote. Yung ganitong luto. Binisang gulay na sari-sari. Ito na pala yung ating prada na niluto ko. Hindi ko nakuhanan kanina kasi biglang na lobat ako. Kaya ito na. Ang sarap-sarap niya. Binisang gulay. Masarap pala yung kwan, kamote, na isama sa ginisa. Gigisa mo siya, may kamote. Dahil matamis-tamis. Masarap. Ayan. Okra. Sarap. Kain. Ayan. Lalagay ko na yung mga bedsheet. Na yung pagpalit ng bedsheet. Pinag natin itong dal niya. Then ito naman yung lalaban kong susunod. Mga kumot. So, nakasalang naman nga rin yung mga kumot. Ang kambal niya? Oh, ah, hindi. Kapatid lang niya. Kapatid. May kambal sa'yo ba? Hindi. Kapatid lang niya yung si Kwan. Si Kwan. Kapatid ni Benji. Kalimutan. Person. Kay Benji. Yan eh. Mas mataba nga lang. Hindi. Mamasel. Dili? Mamasel? Gawa ko kahapon yogurt. Yogurt yan. Ginagawa niyang ganyan. Tapos mag-mimilk yan sa... Pero alam mo dapat, tinatakpan mo. Why? Para kang candy na magtunaw sa ano mo. Si Daddy. Yogurt. Heart. Good afternoon. Magsa 7 o'clock ng gabi at talagang mataas pa rin yung araw. Basta na yung araw. Ayan. So, nakakatuwa pero medyo malamig. Medyo malamig. Parang nasa, hindi, dahil mahangin kasi. Kaya ganun. So, mag-gym lang kami ni Glenn, kami lang dalawa. Stairmaster. Yun ang ginamit ko, Stairmaster. So, 30 minutes. Medyo matagal.